Dito sa sementeryo ng Tugatog sa Malabon, sa ibabaw ng isang puntod, makikita ang kakaibang estatwa na kabaligtaran sa nakasanayan nating imahin. Matindi ang backstory nito na mababasa noong isang taon sa Philippine Star. Si Don Simeon Bernardo ng Malabon ay isa sa mga inaresto nung pumutok ang himagsikan ng 1896. Pero kahit siya raw ay inosente, ay tinorture pa rin siya sa utos ng mga praile sa pamamagitan ng pagbuhos ng kumukulong mantika sa kanyang mga hita. Kwento ng apo, tinutukan pa rin si Don Simeon ng Gwardiya Sibil ng baril sa bibig. Kaya pinagawa raw ni Don Simeon ang estatwa taong 1926 para ipaalala na ang kasamaan, ang sa mundo'y naghahari-harian, ang simbolo ng kanyang matinding puot sa mga praile at simbahan. Sinabihan daw ang mga anak na babae na talikuran ang Kristyanismo at huwag na magpakasal. Namatay siya noong 1934 at hanggang ngayon, edesidido pa rin ang pamilya na huwag tanggalin ang estatwa. Pero hindi ba sa isang banda, tila may punto itong estatwa? Nagpapakatotoo lang siya. Bakit? Anong hindi totoo sa mensahe niya? Isang tingin lang sa mga balita, sa mga nangyayari sa paligid, alam na alam mong kasamaan pa rin ang naghahari. At ang sabi sa pagdaan ng mga taon, parang lumalaki pa raw itong estatwa ng demonyo. At may mga kwento pa nga raw, dati na paggabi, may nakakita raw na naglalakad-lakad pa raw itong demonyo. Pero wag na magtakutan, mas nangakilabot pa nga talaga ang buhay kesa patay. May kasabihan dati na ang taong may saysay at kabuluhan, walang dapat ikatakot sa kamatayan. Pero din nagsabi na ang mas malaking trahedya ay hindi ang kamatayan, kundi ang isang buhay na walang kahulugan. Nasa atin kung hahayaan natin sa sarili natin ang maghari ay kasamaan. Huwag nating hayaang si Lucifer ang tumalo sa anghel. Huwag nating hayaang mabaligtad ang diwa nitong makasaysayang disenyong marka demonyo ni Fernando Amorsolo, ang ating unang pambansang alagad ng sining. Kaya isang tagay sa kabutihan at inom na lang tayo ng gin.